Aabot sa 1 bilyong pisong halaga ng pondo inilaan para sa pagpapabuti ng water supply system at sanitation services ng bansa. Si Jesse Atienza sa detalye. Rise and shine, Jesse. Sa nipuwersang dumating sa lungsod ng Cebu ang dalawang cabinet secretary na sina DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. at Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman para sa formal na paglulunsad ng Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting Program na nakatuon sa pagpapagawa o pagpapabuti ng mga water supply system sa 75 bayan sa bansa. Pasok sa proyektong ito ang mga bayang nasa 4th to 6th income class na may proyektong nakahanda na at naka-endorso na ng civil society organizations at dapat may mapagkukunan ng supply ng tubig. Before may mga patubig na, no? Although maganda, mas tinibayan pa niya dahil yung presence ng civil society rito. No? Pangalawa, at gusto kong emphasize to dahil kami ay nasa local government, of course, lahat po ito ay dahil sa ating mahal na Pangulo sa Bagong Pilipinas Program. Kaya nakakatuwa sa alipwersa ang different departments. 1 bilyong pisong pondo ang inilaan ng DBM para sa programa. Ibig sabihin, lahat ng 75 bayan sa bansa ay mabibigyan ng tig 13 milyong pisong pondo. Last year po kasi, yung World Bank nag-release po ng report. Parang it's a scorecard of sorts ng Sustainable Development Goals natin. And yung Sustainable Development Goal number 6 po is about water, sanitation, and access to potable and safe water. Tapos dun po, pinakita po niya yung gap na dapat mapunan natin bago po tayo umabot sa pasado na grade. Tayo po doon, parang red pa po tayo. Meaning marami pa pong lugar sa atin ang wala pang patubig or access sa water. Sa Central Visayas, 7 bayan ang mabibigyan ng pondo. Isa na ang bayan ng Larena sa probinsya ng Siquijor. Ay isang malaking tulong to sa atin, sa ating municipality, being a 5th class municipality. We had a water system already. So basically, it will be an expansion, a rehabilitation, an improvement with our existing water system to cater more barangays, to cater more constituents in our municipality po. Nakasaad din sa programa na dapat may patutupad at magagamit na ng taong bayan ang mga pinondohang water system sa Disyembre 2025. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.